magpakita kayong dalawa. Kailanman ay hindi ako nakakaramdam ng takot sa inyong dalawa. Isa akong kriminal at wala akong kinatatakutan. Pasigaw niyang pagkakasabi sa kanila. Subalit, huwag mong dayain ang sarili mo, iyo. Alam naming nahihintakutan ka na ngayon. Pero, sige, total eh, nagmamadali ka nang mawala sa mundo. Pwes, pagbibigyan kita. Pagkatapos na muling sabihin yun sa kanya ng matandang lalaking mambabarang, ay paunti-unti na niyang naririnig ang mga tunog galing sa mga laksa-laksa o grupo ng mga kakaibang insekto at sumasaliw sa tunog ng umaalborotong panahon ang mga grupo ng mga insektong iyon hanggang sa ang nasabing tunog na yon, Sir Jess, galing sa mga insekto ay paunti-unti nangang papalakas sa kanyang pandinig. Hudyat, napapalapit na ang mga ito sa kanyang kinaroroonan. Nagmistulang anino ng isang dambuhalang anyo ng isang tao ang mga nasabing mga insektong iyon. Nang ang mga ito'y mahagip ng liwanag ng kanyang dalang flashlight, aminado si Mang Turcos, Sir Jess. At kailanman hindi niya kayang dayain ang kanyang sarili dahil nang makita niya yon ay nangalisaga ang kanyang mga balahibo sa kanyang buong katawan at sinamahan pa ng panginginig ng kanyang katawan. Nakaramdam siya ng takot ng mga sandaling iyon na sa tanang buhay niya ay noon lamang niya naramdaman. Papalapit na ang mga ito sa kanya habang patuloy niyang naririnig ang mga halakhak galing sa dalawang mambabarang ng gabing iyon. Duwag na kung duwag, bahala na, takbo! Wika niya sa kanyang sarili. Kasunod ay kumaripas na nga siya ng takbo palayo sa lugar na iyon at walang lingon-lingon sa kanyang likuran. Sumuot-suot siya sa mga talahib at hindi na niya alam pa kung saan direksyon siya pupunta. Binaybay niya ang liwanag ng flashlight na kanyang dalang nasa kanyang unahan. Bakit ka tumatakbo, iyo? Nasaan ang tapang mo? Hindi na lamang niya pinansin yon. Sa halip ay nagpatuloy siya sa pagtakbo ng pagtakbo. Subalit hindi pa rin mawala-wala sa kanyang pandinig ang tunog galing sa mga insektong iyon. At parang nasa likuran lamang niya ang mga ito, mabilis niyang ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang likuran at doon niya nakita ang mga insektong nagpupumilit na siya'y sundan upang pagpiestahan ang kanyang katawan. Halos mawala na siya ng pag-asa at parang gusto na nga niyang tumigil dahil sa matinding pagod na kanyang nararamdaman at nagbalak na sana siyang sumuko na at ibigay na sa mga insekto ang kanyang katawan. Sa mga insektong iyong naoy, may ilang distansya na lang ang layo mula sa kanyang likuran. Titigil na sana siya sa kanyang ginagawang pagtakbo nang bigla-bigla na lamang siyang lumubog sa isang lupang malambot. Pumailalim siya doon at mabuti na lamang at hindi masyadong malalim ang nasabing lupang iyon. Ang nasabing malambot na lupang iyon, kinapa niya ito at inamoy-amoy at doon ay kanyang napagtantong isa yung putik, isang tubugan, ulubluba ng kalabaw ang kasalukuyang kinaroroonan niya noon. At ang labis-labis niyang ipinagtataka ay kung bakit tila hindi makalapit sa kanya ang mga insektong iyon na alaga ng mga mambabarang na iyon. Hindi na rin niya naririnig ang boses ng dalawang mambabarang sa paligid. Naisip niyang baka dahil dun sa mga putik na nakabalot sa kanyang katawan, kung kaya't nananatili lamang ang mga itong nasa ere at hindi umaatake sa kanya. Dahil doon ay mas lalo pa niyang inilublob ang kanyang buong katawan, maging ang kanyang ulo. Sa tubugan ng kalabaw, bit-bit niya ang flashlight at ang nasabing sinaunang reple. Nagmistula na siyang taong kalabaw sa gitnang parte ng tubugan ng kalabaw. Wala siyang pakialam
kung may mga tae man ang kalabaw doon. Kung yun naman ang magliligtas sa kanyang buhay sa tiyak na kamatayan, ilang sandali lang ng mga oras na yon ay nakita niyang paunti-unti nang nawawala ang mga grupo ng mga insekto sa paligid, at doon na siya umahon sa tubugan ng kalabaw na yon, at sa halip na siya'y bumalik sa kubo ng kanyang ama-amahang si Mang Alfonso ay nabuo sa kanyang isipang balikan ang dalawang matandang mambabarang. Hinayaan niya ang mga putik sa kanyang mukha at maging sa kanyang buong katawan, at nag-umpisa na nga siyang maglakad pabalik sa kubo ng dalawang mag-asawang pinatatakutang mambabarang. Kasalukuyan pa rin walang liwanag o ilaw sa loob ng kubo ng mag-asawang yon. Pansamantala na rin humupa ang pag-alboroto ng panahon at tumigil na rin ang ulan. Dahan-dahan at maingat siyang naglakad papalapit sa nakabukas na pintuang nasa likurang bahagi ng kubong yon, habang mahigpit na niyang hawak ang nakaumang na reple at ipuputok na lang niya ito sa sino man sa kanilang dalawa. Sa sino man sa kanilang dalawang makita niya, patay na kung patay si Jess. Iyon ang nilalaman ng kanyang isip noong mga tagpong yon. Pagkapasok niya sa pinto ay nahagip ng liwanag ng kanyang flashlight ang dalawang matandang nooy. Magkatabi ang mga itong nakahiga sa papaga na kung sila'y titingnan ay parang mahimbing ang kanilang pagkakatulog. Hindi niya inaalis ang pagkakatutok ng kanyang dalang reply sa kanilang dalawa. Nag-aalala siyang baka nagpapanggap lamang na mga tulog ang mga ito. Subalit may kakaiba lamang siyang napapansin sa kanila dahil sa parang hindi humihinga ang mga ito. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga ito, at ang ginawa niya ay dahan-dahan niyang idinampi sa kanilang mga palapulsuhan ang kanyang kanang kamay. Kumpirmado si Reyes, nagmistulang malamig na bangkay ang kanilang mga katawan. Dahil doon si Reyes ay nagpasya na nga siyang iwanan ang mga ito at umalis sa kubong yon sa pag-aakalang wala nangang buhay ang mga ito. Ngunit nang akmang ihahakbang na niya palabas ng pintuan ang kanyang mga paay, bigla na lamang siyang nakarinig ng isang malalim na paghinga. Yung paghinga nga, parang galing sa malalim na pagkakatulog. At nanggagaling yon sa dalawang matandang mambabarang. Otomatiko siyang lumingon sa kanyang likuran at mabilis niyang iniumang sa kanilang dalawa ang kanyang hawak na reple. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, Sir Jess, at pangyayaring naganap sa buhay ni Mang Turko, Sir Jess, ay hindi niya magawang kalabitin ang gatilyo ng repleng hawak niya, at makailang beses niya pa itong inulit-ulit na para bang may kung anong pwersa o enerhiyang kumukontrol at pumipigil sa kanyang gawin yon. Mas lalo pa siyang nanghilakbot at nanginig nang makita niyang paunti-unti nang bumabangon ang dalawang matanda mula sa kanilang pagkakahiga. Nakakatakot ang kanilang mga itsura kung sila'y titingnan. Pareho ang mga itong nakapikit. Ngunit kitang-kita niya kung papaanong gumuhit ang nakakatakot na ngiti sa kanilang mga bibig. Inililipad na rin ang hangin at bumubuhaghag ang kanilang mga buhok. Nagtangka na naman sana siyang muling kumaripas ng takbo. Ngunit hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa nang puntong yun si Jess. Isa lang ang nilalaman ng kanyang isip. Tama ang kanyang ama-amahang si Mang Alfonso. Hindi ordinaryong mambabarang lamang ang mag-asawang ito, kundi si Jess, mataas na uri ang kanilang nalalaman sa pambabarang. Subalit ganoon pa man, Sir Jess, gila ata maswerte pa rin si Mang Turko ng mga pagkakataong yon, dahil nang tuluyan na nga iminulat ng dalawang mag-asawang mambabarang ang kanilang mga matay
ay nakita niyang nanlakit ang kanilang mga mata at naging larawan ng pagkalito at pagtataka ang mga ito na parang sila'y gulat na gulat dahil si Reyes makailang beses pa ang mga itong nagpalingalinga sa paligid. Nawari hinahanap nila si Mang Turko sa paligid. Isa lang ang nasa isip niya ng mga tagpong iyon. Hindi siya nakikita ng mga ito. Dala na rin marahil ng mga putik na nasa kanyang buong katawan na siyang nagsisilbing balabal sa kanyang katawan. Nagawa na rin niyang ikilos ang kanyang mga paa. Dahilan upang ura-urada niyang ipinutok sa kanila ang kanyang reple at kanya itong pinaputok. At ang kanyang unang pinuntirya ay ang lalaking mambabarang. Sapul ito sa kanyang mismong noo at bumulagta ito kaagad. At nakita pa niyang nangisay-ngisay ito sa sahig ng kanilang kubo. Bagamat si Reyes isang reple lamang ang kanyang ginamit sa kanila, ngunit pakiramdam niya si Reyes ay napakalakas ng pagbuga ng bala noon. Dahil halos mawasak ang ulo ng matandang lalaking mambabarang sa lakas ng impact ng bala sa kanyang noo. At doon niya nakitang natataranta na at nahihintakotan na ang matandang babaeng mambabarang na si Aling Imelda. Nagngangangawa na ito at kung ano-ano na ang sinasabi. Itinutok ni Mang Turko sa kanyang ulo ang kanyang dalang reple at umalingaw-ngaw ang putok ng reple sa loob ng kubo kasabay ng pagbagsak ng wala ng buhay na katawan ng matandang babaeng mambabarang sa mismong sahig ng kanilang kubong yon, katabi ng bangkay ng kanyang asawang si Tatang Luciano. Dahan-dahan silang nilapitan ni Mang Turko at nagwika ito sa kanilang, "Mga walang kwentang mambabarang. Putik lang pala. Naggaling sa lubluban ng kalabaw ang katapat nyo. Ha 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 ha." Hambog na pagkakasambit niya sa kanila. Pagkatapos ng sabihin yon, ay kanya pang dinuraan ang mga hitsura ng mga ito ng kanyang mayapot na laway. Iniwan niyang dilat at wala ng buhay ang mag-asawang bantog at kinatatakutang mambabarang. Halos hindi naman makapaniwala sa kanya ang kanyang ama-amahang si Mang Alfonso nang kanyang malamang nagtagumpay si Mang Turko na kitlan at wakasan ng buhay ang mag-asawang kinatatakutang mambabarang. Subalit kinaumagahan din noon si Reyes ay binisita sila ng kanilang kapitan kasama ang apat na mga kapulisan at ang kanyang mga tanod. At doon na nga nila nakita itong si Mang Turko. Hindi naman nagtangkapang tumaka si Mang Turko, salip ay kusang loob siyang sumuko sa mga pulis na yon. Pasasalamat naman ang iginawad sa kanya ng ilan sa mga residente ng baryong yon dahil sa kanyang ginawang pagpuksa at pagpatay sa mag-asawang mambabarang. Subalit ang ilan sa kanila'y galit at inamumuhian siya, lalo na ng pamilya ng lalaking kanyang pinatay sa baryong yon. Ikinulong siya ng mismong araw na yon sa mismong bayan doon. Ngunit pinangakuan siya ng kanyang ama-amahang si Mang Alfonso na hindi siya magtatagal doon. Bagamat alam niyang malabong mangyari yon si Reyes o ang ipinangakong yon sa kanya ng kanyang ama-amahan dahil sa kanyang nakita ang kanilang sitwasyon o ng kalagayan ng kanilang buhay. Ngunit bilang pagrespeto at pagmamahal na rin sa kanila ay ginantihan na lamang niya ito ng pasasalamat niya sa kanila. Ngunit yun ang kanyang akala. Ngunit yun ang kanyang akala si Reyes. Dahil hindi pa man dumarating ang kanyang 2 linggo ng pananatili sa loob ng kulungay, inilabas siya doon ng mga pulis dahil sa lahat ng piyansa ay binayaran ng isang matandang lalaki at babaeng kilala din niya. At sila si Reyes ay ang kanyang ama-amahang si Mang Alfonso at kasama nito sa nasabing kulungan ang kanyang masiglang-masigla na parang hindi dumaan sa matinding pagsalbahi ng mag-asawang mambabarang na si Aling Esmeralda. Hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng kulungan
ay niyakap na niya ang dalawang matanda dahil sa kanyang labis-labis na pagmamahal at pananabik sa mga ito na itinuturing na nga niyang totoong pamilya at mga magulang. At noong mismong araw na yon, Sir Jess, ay nalaman ni Mang Turco na ang mag-asawang si Mang Alfonso at Aling Esmeralda ay ang nag-iisang may kaya o masasabing mayaman sa kanilang baryo. Sila ang nagmamay-ari ng malawak na lupain at mga niyugan sa kanilang mismong baryo, karangyaan at kayamanang hindi nila kailanman ipinagdamot kahit kanino man. Subalit sadyang may mga taong mapang-abuso ng kapwa, katulad na lamang si Jess ng mag-asawang mambabarang na halos gustong-gusto nilang ubusin at angkinin ang lahat ng meron sila Mang Alfonso. Subalit nanindigan sila, lalong-lalo na nga Sir Jess si Aling Esmeralda, na ang kayaman ng kanilang pag-aari ay hindi maaaring angkinin at mapasakamay ng iba, lalong-lalo na nga Sir Jess sa mga taong katulad na lamang nila Tatang Luciano at Aling Imelda, ang mag-asawang mambabarang na mapagsamantala. Hindi naglaon si Jess dahil nga sa meron ng mga edad ang mag-asawang si Mang Alfonso at si Aling Esmeralda, ay dumating na rin sa puntong pumanaw ang mga ito at ang lahat ng kanilang mga ari-ari ay kanilang ipinangalan at iniwan sa pangalan at pangangalaga ni Mang Turco, ang taong minsan ang naging kriminal. Ngunit siya ang tumuldok sa kasamaan ng dalawang kinatatakutang mag-asawang mga mambabarang. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanmay hindi kayang ipaliwanag ni numan. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig at pagsubaybay. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Shout out po at maraming salamat po kay Sir Mintong Liza dyan po sa Iloilo. Sir Mintong, sobrang salamat po sa lahat ng mga kwentong ipinagkatiwala niyo po sa ating channel. Sa lahat po ng nakinig, nag-antabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload, ay buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon at yun po ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload. Sa lahat ng ating mga bayaning OFW, maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat. Saang panig ng bansa man po kayo naroroon, at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo at happy birthday po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon. Hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.